Charged up, brainstorming till lightning shocks those who can't steal my thunder. They can try, but I got both inside a bottle, and I strike while the iron's hot. So when it's like my cosmos might be hostile, just let me be with my passions, luminescence to the end. Flip Top Zoning 2017, nandito pa rin, B-side Makati. Shoutout sa B-side palagi. Panlimang laban na ng gabi, Flip Top mag-iay para sa parting na laban. Red Horse, sinihintay ko pa rin, sponsorship. Isa buhay tournament ang laban na parating. Shoutouts nga pala, Flip Top staff, lahat ng MCs Tububo na liga, lahat ng support ang tunay, live, online, pack you sa mga pirata, tangin na nyo yung mahiya kayo. Sa kanan ko, Valenzuela represent, magigay para ay Apex! Mabang isplasa sa panisaga at asimento'y nagkakalamat ka datapa. Malakas ang dating kaysa kay Aladdin ng carpet sa lapagilatag. Mga bara na parang pinuli ka takalam na napakasarap. Iba na't ikaw lang din ang masasata kapag ginawat. Biyasa na ako ngayon, inasa na panahong kalauna ng iba'y tinapay na ina. Magipahayag na walang kalat at malinis sa mga kritiko na dapat na malitis. Di matago ang gigil, malahagibis. Di malayo na maisingit ang saginis. Lumakibabat sa tubo at sa dikis. Ngunit inugali lagi tama lang ang bihis. Kahit pa sa gimmick at maligo sa ilog kusan binabad siya. Yeah, Artibis. Wala QC naman para sa inyo. Sa kaliwa, magigay para Isayan. Agot yung madali at madali laman lamang ng mga dunung-dunungan pero walang mga alam. Kaya't ang natural na dalos na lungat ko sa paglusong. At ang inasinta ay aong mga marunong mapagpapikit ng mulat na sa sistema. Nga ba ang misyon? Pakay sa eksena. Tagumpay pag naganap na sila ng binibenta. Naaliw pa ng dalian para takasan ang problema. Yes, Gago Uprising, supportan din natin yung album Apex sa launa. Itong Murado, tig 2 minuto dapat. Nanalo ng coin to si Apex. Pinili niya mauna si Syed. Unang banat, Syed. Pakinggan natin, zoning. Check. Sobrang galing nito sa jokes. Marami na siyang napasaya. O higit na doon. Samantala nga, pag nagjo-joke, ako lang natatawa, pilit pa yon. Kung magaling lang sana o magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking miti. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi! Kaya hindi ba ako para makabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasiklagim, alang-alang sa balanse kung dahil dito madadali, Di naman ako ganito kahapit, batid ko naman na sa larangan mas pabor ang kapalaran sa mga rapper na yagit! Oo! Kaya nung linahit niya sa pagkamahirap si Apok, sobrang kwela yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Pag mayaman ka ba na mula sa hirap, yung mga naiwan sa pagkamahirap, pwede mo nang habang kutyain. Kung ano pa man ang iyong sagot, alam kong alam mo sa sarili mo, indot, na nagmula ka nga sa hirap at mahirap ka pa rin. Pero di halata kasi magarambis, mukha na malinis kung nagtataka kayo. Si Makatang Hibang, ganun kabait na pag lumaan niyang damit, eto tagasalo. Napapaligiran ka ng mga mabuting tao, pero bakit napaka-desperado pa rin ang mga galawan mo sa buhay? Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan, pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay. Paano first priority rap career kahit wala namang ganun sa ilusyon na yung naging preso?
Handa siya laging bumiyak ng samahan basta malapagaan ang tamang presyo. Kilala niyo si Mata? Tropang dikit niya si Mata. Yung sugar daddy nung pinanata niyang modelo. Basta makaani ng palakpakan kahit may masasagasaan siyang kaibigan ay hindi siya pumipreno. Tas nooy agit na bata tapos pagiging peke na makata sa kanyang peke pagkapeke sa iba ay binabaling. Di naman ako para masurpresa pagkat bira may delikadesa sa mga rapper na nagpapakarapper para merong may saing. Kung tunog ko pang sabok sa'yo pang jeepney na patok, arangkada, bumibenta, basta sumisigsag, bumabanking. At usapang lirikalan, hindi ka leon na pang waratan, isa kang leon na pang sirko, sumisirko, tumatambling. Kaya ewan ko kung bakit tumapat sa akin itong pipitsugin na ampon. Yung pangalan mo, pangalan lang at mananatili na lang doon. Ngayong taon, kalimutan mo na yung ambisyon mo na maging kampiyon pagkat ang ilalatag ko bagyo para sa mga kontento sa ampon. Yo! Manalo, matalo, Cavaliers to, syempre all in. Pero ayoko magpatalo kasi yung mananalo may libreng halik kay Angel Oxin. Sa sistema ng bracketing, wala akong masabi. Si Sayad lang, kulang pa yan. Tingnan nyo, kulang-kulang pa nga eh. Kaming dalawa pinagharap, tang inano nangyari. Sayad ako, mortal mo kaaway. Ako si Suave. Grabe, hardcore daw siya. Pero ang paboritong kanta, All My Life. Tapos ang soundtrip sa gabi, Paul Van Dyke. Eko, hampasin kaya kita ng 4x5, ha? Ako yung barriad na Joker type. Mahilig ka magbato. Poltergeist, ang paborito niyang kulay. Color white, ang paborito niyang salita. Overnight, isa kang WWW wannabe Walter White na nalobat, nakatulog, sumemplang sa motorbike, bali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Yeah, motor pa more. Ayos yan. Kakaganyan, munti kang ma-righteous one. Tingnan nyo, nagsisimula pa lang ako, kabado na to. Pag kinatok ka ng tukhang, hindi mo maririnig kasi yung bahay nyo, gawa sa bato. Ano, nag-e-enjoy ka ba o hindi? Pag ako nang-enjoy, matindi. Ikaw si Jun Sabayton, pang nakasimangot, empoy, pang nakangiti. Musta, empoy? Musta, empoy? Ang boring nung laban nyo ni Omar Baliw, aka Moy Moy Palaboy. Mas nakakalibang pampanoorin yung mga unggoy sa punong kahoy. Di ko kasi masikmura dahil ko pa lumunok na kiyamoy. Supot ka pa, boy, kaya wag ka masyadong pamoso. Alam mo kung gaano ka kabobo? Nag-chok na nga yung kalaban mo ng dalawang beses, nakakuha pa ng dalawang boto. At oo, sa kanya bumibili ng bato si Jobert. Wala nag-iimbita sa'yo sa concert. Pag si Sayad ang lumalaban, yung expectation ng mga tao, lowered. Eh paano? Nasasanay itong mga abusado, kinukonsinti mo kasi, Enigma. Si Sayad ng joke na naman, nakakabuiset na balita. Kaya sa susunod, Arik, huwag mo na isiksek yung mga mahina. Huwag mo na ipilit kasi malina. Di porket special child to si Sayad na may special treatment na sa liga. Ang palayaw mo, Barry, diba? Hoy, Barry, kung babanat ka na malalim, gusto ko malaman. Pero kung boring na nga, wala pang kwenta, Barry, manokso ka na lang. Nabali si Omar Baliw kasi tinanggalan mo ng W. Feeling mo, Diyos ka na niyan? Pwes, Barry, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman. Joker na pumapalagbasag yung mga bully. Malayo-layo na yung narating ko, parang yung pirata na si Lupi sa tinagal-tagal. Bumenta! Masa ang aking suki, ikaw, Sayad ka ng Sayad, hindi ka naman pumutok, para kang basa na watusi. May Sayad ka lang, wala ka pre. Ako, malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa banyo na walang pake kasi nagbabate. Kung bakit ko ito tatalunin, madali lang maintindihan. Yung may mga schizophrenia nga nila, pasok ko kaya anong silbi niya na. At para sa mga bobong fans mo na madalas kang pinagbibigyan, nagpapanggap lang to na may Sayad si Juan Tamad pinanindigan. Hello, Sayad! Paigan natin! Palabiru ka nga talaga! San ka ba naglalagi? Kung alam mo, madadaan mo ako sa biro, dun ka nagkamali! Tutal mo ang ikaw yung tumatawa na lang kapag nasasawi. Para nga sarap puratin ang mukha mo. Tapos ako na rin magtatahe, minalas lang. Natapat sa tagabanat tong batang babanatin. Dapat bang lumaban ka, sige laban pa at lalo ka lamang sasamain.
Laban pa, lalo ka lamang sasamain. Di mo lang kaya sikmurain. Sarap mo sikmuraan. Sawa ka na sa pagkabatukan. Pasensya na, walang ayawan. Bagamat ako isang daan palabas, ay dyan ka lamang sa loob. At baka dumami pa yung lain nitong anak ng puta na baog. Total pagaling ng pagaling. E di ayaang malamog. Nagpupumiling weapon X. Porque si Mark Logan katunog. Lumalabas pa rin komedya pag ikay nagpapakabara ako. Mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagkamaldita, nagpahuli ka sa akto, pero kinalamares niya rayong Kraken, astang Titan tong hipster. Pwes karap mo si Ultraman, original na Titan Shifter. Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter sa okat-okat, kalamulat. Ako sa Regal Shocker, kaya kung magugulatin ka sa kulog, kumuulog pag ako'y nagugulat. Magsalita ka pa na buog, yung kulot na utak mo mauunat. Alamat ka ba ng barataong selda, tatakalan at matawad? Kung sa palagay mo yung usay mo, hindi na matatawaran. Paano nung sinamba mo yung araw, yun ay galaw ng napilitan. Kapuna-puna sa music video na ayaw niyang mainitan. Naka-cap, naka-shades, natatakot ka ba? Baka mabulag ka, inahari mo yung araw pero umiilag ka sa sinag niya. Ganon ka kasupot. Kaya ewan ko kung bakit ganyan ka umasta. Kaya binabarubal ka ng todo nila mga bagong salta at ang makalaya sa sistema na to'y huwag mo nang hangarin. Kasi naunang alanga sa akin, pero nandyan ka pa rin. Ay, paloba natin! Puta, lupit na mga bars na dala. Sabon panlaba. Yan ang mga bara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyado serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, Invictus na bano. Malalim daw. Pero pag inusisa mo yung verso, ang corny nung laman. Pag nagrarap ka, dapat talaga ino-off yung beat. Kasi off-beat ka naman. Pero maiba ako. Salamat sa pagdalo. Nilabas na nga pala yung album ng Ilustrado, ang ganda ho. Kaso nung nilabas yung album ko, naliit yung mga kanta nyo. Hindi ako kagaya mo. Pabaya. Inaayos ko ng gusto mga plano. Hindi malayo na mawala to. Gusto nyo mag-boost. Tahan pa tayo. Sobrang kabado ni Raplisano. Kala mo na tus na mga kabo. Hindi ikaw ang il ng Ilustrado. Ikaw yung naglagay ng luz sa Ilustrado. Kahit magpakita ang gilas to, imposibleng maliit lang yung tamba. Puputulang kita ng kamay. Huwag mo nang pilitin dumakdak. Diba tayo ni Apo ay nanggaling sa iisang pangkat? Ibig sabihin, meron na naman akong uprising na ibabagsak. Uprising, no offense. Pero condolence. Pag sinimulan ko na to, uprising, no offense. Pero condolence. Pag sinimulan ko na tong kombohin, malalaman mo na ang pinakamalupit na sandata sa battle rap ay common sense. Sana yung panganay mo na anak, poluhin. Pag-gangsta-gangsta, pero influensya, boys to men. Tingin ko sa boys to men, tingin mo sa isa buhay tournament, tingin ko sa isa buhay it all you can. Representante daw siya ng hinaharap yung electric fan mo nga, paki-op. Hinaharap, eh, taga-tiris ka lang ng tigyawat ni Anigma sa likod. Paano to naging magaling kung yung mga bara walang dating at madaling tumbasan? Buka, higa, sara. Tangina no 2015 pa yan, ibahin mo naman. Di ka mamamatay tao porket mahili ka magpasok sa kabaong. Baka nakakalimutan mo, imbalsamador lang ang gumagawa nun. Pero kung ako yung imbalsamador at ikaw yung ilalagay ko sa kabaong, di kita ilalagay sa loob, doon ka lang sa labas na kapatong, tas hayaala kita langawin doon maghapon. Laman ang ulo mo, nabulok at nakulong. Kaya ka naglalagay ng tao sa kahon kasi nalulungkot yung utak mo doon. Ito'y masakit na malasakit, gusto kita mamulat na nga. Kasi ang kupad mo nga, pagdating sa pagsulat, di ko lang ginamitan ang utak, bes, pinusuan ko pa. Pero bagay ka nga talaga sa underground, total, lubog ka na. Kaya ipapasok na lang kita sa kabaong, tapos bukas, utot, sara! Simulan natin to sa tanong, mayroong may respeto ba sa'yo? O mukhang kontento ka na dyan sa kasikatang data mo? Kasi kung napuna mo sa mga hirit mo, maraming ang naghagikikan. Pero mayroong ilang tahimik lang nakikinig ng masinsinan. Paano anumang oras biglaan na lang mamimilipit? Yung di mo na dapat pagpilitan ay bakit mo pinipilit? May screwdriver na sa ulo mo, kaya yung ulo mo mainit. Yung mga tornilyo dyan kanina ko papakaliwa na pinipihit. Hanggang sa yung hangin na naipon sumingaw, makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaring hangarin.
Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin. Higit pa sa kamatayan, di ka na makakabalik. Hanggang sa kamatayan, maging lubos pagkasabik. At parusang kamatayan, bigte, pati warik. Lulutang ka habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad bago ka mabaon sa lupa. Karangalan na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na aganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka bago ka pa mapagod. Paano ikaw yung natukanong tinangka mo na umayod? Tinanghali ka masyado, ay resulta sa limuot, nakalabas na ang alauna. Yung kalat pakipulot, magandang panaginip, humantong sa bangungot, suporta pakihugot, takpan na to ng kumot. Kasi naniwala ka masyado sa iyong mga kadamo, na mahigitan mo ko dyan sa piyesang dala mo. Sige, sa kabila ng palakpakan at kasikatang natamo, tatapusin ko to sa tanong na mayroon may respeto ba sa'yo? Spelling na sayad mo, Double D. Aba, addicto talaga. May extra ka pang isang D. Isang D ko maintindihan kung bakit mo ginawa. Simula pa lamang nung siya'y pinanganak, napakababa na ng tsansa niya maging alamat. Kumpiyasa mong pinagkakalat, giba lahat. May Double D ka sa pangalan, wala ka namang hinaharap. Si sayad ang kalaban, so dapat malalim ang sabihin ko. Joke lang, boring yon. Bisitahin natin yung ngipin mo. Pagdating sa tingay, ang ngipin mo, ang dami ng hugot. Sundot ka na sundot, namamagana sa kakadukot. Sa mga dentista, kinikilala yung bangungot. Yung sungki mong mala Excalibur na si King Arthur lang ang makakabunot. Hindi to papalarin. 4-0 yung kalalabasan ng labang kasi panis yung intro song mo sa akin. Yung kanta mo, Luz Tornillo, ringtone na mga retarded. Yung dentista mo, parang manikurista na rin kasi may ingrown ka sa gilagid. Di ba tulak ka? O bakit natutulog ka lang sa gilid ng resto? Buti pa yung sungki mo nakapagpundar na ng sarili niyang pwesto. Huwag mo na itanggi. Adi ka, di ba? Di lang halata kasi yung buhok mo, Patrick Garcia. Patrick Garcia, iniwanan ko lang saglit yung topic ko kanina. Pansin ko, pag nakangiti ka, mukha kang half-breed na vampira. Halimaw na daw to si Sayad. Sa battle, nag-iiba, nagiging si Dracula ko lang, yung pangil, nag-iisa. Pero nagsasabu talaga to. Huwag nyo nang itanong kung gano'ng kadalas. Sisiw sa akin tong manok nyo kasi nagkakrak muna to bago lumabas. Panahon ng taglagas. Panahon ng taglagas. Tukhang ay lumakas. Tinututer nyo ni Batas, balakubak ni Aklas. Yung schedule nito ang kulit. Gigising siya ng Lunes ng umaga, magsasabu ng malupit. Bali ang tulog niya, Lunes na ulit. Ilustrado, tarantado, dapat ilusyonado. Ilustrado pero lulong sa bato. Baka misedukado, para hindi lang to feeling. Ito'y matematika at agham na may halong sining. Mga banat na parang hirit ng girlfriend ko. Double meaning. At flow na mas komplikado pa sa ihin ng titing bagong gising. Tatlong ilustrado sumali na isa buhay yung plano bukong buko. Ayaw talaga magpatalo, kapal na mukha nyo, Diyos ko po. Tangina pag isa sa inyo, hindi naging kampyon, ibig sabihin lang nun, bano yung grupo nyo. At ang masasabi ko, sa Rookie of the Year, Scorpion sa tumbong, bring that booty over here. Time. Top zoning, isa buhay tournament battle yun. Apex vs. Sayad, magigay isang best para sa kanilang pareho. Ang bota ng hurado, advancing sa tournament, 7-0, magigay para Apex. Salamat, yung album ko nga pala, alauna, sa Spotify na, sa Spotify, iTunes, sa lahat ng mga online, siyempre. Maraming salamat. Dodgers. Ako nga pala si Fruce the Greenhouse, sabi na ako sa Apex. It's maganda yung mga punchlines niya at saka yung delivery niya. Maganda rin. Pero props pa rin kay Apex.
All three rounds binigay ko kay Apex. Round 1, sobrang tumatak sa akin yung body, bibigyan ka lang ng N para pumutok, something like that. Maganda yung construction ng works ni Sayad, pero all three rounds I have to give it to Apex kasi sobrang stage presence and overall performance sa akin. Bigay ko yung boto ko kay Apex. All three rounds sa kanya yun. Kuha niya yung crowd, consistent, na technical, tapos biglang jokes na ate niya. Kaya, pero props pa rin kay Sayad. Hindi ako kay Apex. Kasi ano, obviously ako na dami niyang angulo eh. Sobrang dami niyang angles na binibitawan. Schizo, uprising, dami niyang ano. So, it's coming from all angles habang yung kay Sayad. Ano, kumbaga, ano, kay good of sight, kaya ako Apex parang mas deliver. Maganda yung delivery niya, parang upgraded na performance niya. One of his best, kaya 7-0 ang kalalabasan. Binoto ko si Apex all three rounds na dumi na niya, yung estilo niya mas effective. Pero ano pa rin kay Sayad, sobrang lakas pa rin Norris. Yo, Liv Ram nga pala, binoto ko si Apex. Mas naging epektibo yung mga piyesa ni Apex. Kita nyo naman, round 1, 2, 3, lahat may suntok. Traps kay Sir Sayad. Abangan nyo Apex versus Mot.